Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ito naman po ang Ipamalas TV na nagbibigay ng idea at kalaman. Nandito po tayo naman ngayon ipapakita natin ngayon sa video nito ang pag-ani ng gabi o pag-harvest. Ito ay tatawag na taro guys, kung sa English ay taro. At welcome po sa ating mga kapwa natin farmers at yung mahilig magtanim at gusto magtanim. Panoorin nyo lang guys ang video ito upang magkaroon kayo ng idea. Ayan guys, bago tayo magsimula sa pag-aani, paki-subscribe na lang guys at paki-like and share at paki-pindot na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga video at marami pa tayong videong ating papakita sa inyo at talagang marami kayong matututunan sa atin. Okay guys, umpisahan na natin. Okay guys, ito guys ang aanihin natin ngayon, yung gabi na tinatawag ay taro. Siya nga pala, sa pag-aaral nga pala nito, marami pala itong vitamins na pwede nating makuha dito sa pagkain ng gabi na makakatulong sa ating katawan o kalusugan. May vitamins A and C din palang pwedeng makuha natin dito at nagpapalakas din pala ito ng immune system sa ating katawan sa pagkain ito. At marami pa palang vitamins na pwedeng makuha natin dito. Kaya napakaganda palang magtanim nito at magkakaroon pa tayo ng dagdag kita. Kasi ang gabi ngayon ay napakabihira ng mga nagtatanim nito at bihira natin makakita sa market. Guys, ito napakita natin sa inyo ang tamang pag-aani ng gabi. Okay guys, ang pag-aani ito guys ay dapat nasa tamang gulang mula ng ating itanim. Ito ay gantong variety na gabi na tinatawag sa amin dito ay katigbi. Ito ay mula ng itanim dapat mga 8 months to 9 months pwede natin itong harbisin. Kasi pag sumubra ito sa buwan, maaaring mabulok yung laman nito. Makikita natin na harbisin na ito, ang kanyang katawan ay lumiliit na siya. Pati yung dahon ay lumiliit din. Ayan. Ayan guys, medyo madamo lang guys at napabayaan natin at marami tayong ginagawa sa ngayon na yan. Ayan guys, ito guys, harbisin na to. Ayan guys, malaki na ang laman. Ayan guys, Tapos, ito, ganito. Ayan, maliit na siya, maliit na ang kanyang katawan. Sabihin, siya, yung parang tulpos na. Ayan, kung tawagin. Pero ang laman niya ay malaki na Makikita nyo guys, kahit maliliit ang kanyang katawan, pero malalaki na ang kanyang laman. Ayan. Ito ay gagawin natin pambili ng bigas at ulam. Okay guys, tapos na tayo mag-ani Hindi natin inani lahat para sa susunod mayroon pa tayong pwedeng maging meriendahan. Siya nga pala, ipapakita ko rin sa susunod ng mga video ko yung tamang pagtatanim nito. Para malaman nyo rin yung tamang pagtanim at kung anong buwan tayo tatanim. Para yung mga kapwa natin farmers magkaroon sila ng idea.
at yung mga mahilig magtanim, makakuha rin sila ng kaalaman sa atin. Ano? Okay, ang itatanim pa lang natin, itong suhi nila, ito, yung suhi na, yung, ito yung tatanim natin sa sunod na mga video natin. Ayan. May dalawang variety tayo na gabi. Ito ay, sa amin tinatawag ito ay katigbi, yung white na to. Katigbi. Yung dahon nito, pati katawan at laman, pwede nating lutuin yan. At napakasarap nito sa minatamis o ihalo natin sa bilo-bilo. Yung dahon naman ay napakasarap itong gulayin at talagang marami pala itong vitamins na pwede natin pakinabangan sa ating katawan. At ito naman, ito, parang black. Ito naman ay tatawag sa amin na kinisul. Napakasarap din itong laman nito. Talagang malinamnam siya at manamis-namis. Ayan, pwede rin itong gulayin natin, yung dahon, katawan, at yung laman. At pwede natin ihalo nga sa, pwede natin meriendahan sa matamis o sa bilo-bilo. Ayan guys, ano. At papakita natin kung yung tamang paglinis nito, pag-alis nitong mga balat niya sa ibabaw. Ayan, bago natin ibenta. Ayan. Guys, linisan na natin. Ang gagamitin lang guys sa panglinis yung hindi talim, iyon lang likod ng itak natin kasi hindi ito matalim. Parang kakalusin lang natin siya. Ayan, alisin muna natin itong ganda ng dahon. Ayan. Saka natin ito kakayurin ng likod ng itak. Ayan. Nagiging pulay ang guys, oh, para hindi masugat ang kanyang balat. Sa paglilinis niyan, ano? At napakasarap din ito sa sinigang na baboy. Kapag palapo ito ng sabaw at talagang malinamnam nito. Ayan. Kung may tatanong nyo guys, isa ito sa produkto namin noong araw na tinatanim ng magulang ko. Kaya hindi ako nagpapawala ng similya nito hanggang ngayon kasi bihira na itong gantong similya. Marami kasing gabi dyan na klase na yung iba hindi lumalaki yung laman. Ang napapakinabangan lang noon, dahon lang. Kaya hindi tayo basta-basta magtatanim na kung saan lang dyan na kukuha ng mga pantanim na gabi. Dapat talaga yung lumalaki yung laman, gaya nito. Talagang napakasarap ang ano nito, laman. Yan. Yan lang guys ang tamang paglilinis. Ano? Alisin natin. Ito guys talaga ay anihin na to. Halos wala na siyang ugat na makikita. At yung katawan niya ay maliit na siya. Pati yung dahon niya. Yan talaga ang tamang anihin na. Yan. Alisin mo lang yan. Napakalaki ng mga laman ito. Kapag maganda guys ang lupa sa inyo, talaga ang laman nito ay lumalaki. Depende rin kasi sa taniman natin. At ang ating fertilizer lang natin dito guys ay yung organic, yung mga dumi ng hayop o baboy o manok. Ayan. Kaya talagang napaka-healthy nito. Guys, tapos na tayong maglinis. Ayan, napakalalaki ng kanilang laman. Guys, ano, yan yung tamang paglilinis guys, ano, huwag yung talim para hindi siya nasusugat, para hindi agad magpulok. Ayan, oh, pakalalaki, ano guys, yan, itong gabi, pagdang masarap ito. Okay guys, tapos na tayong mag-harvest ng gabi at naipakita na rin sa inyo ang tamang paglinis nito at yung susunod nating video natin ay ang pagtatanim naman. Ituturo natin sa inyo step by step kung paano itanim ito at yung mga variety na pwede nating itanim. At maraming salamat nga pala sa mga nanood sa mga una nating video. Maraming salamat sa pagsuporta nyo. At shout out nga pala sa mga kaibigan natin. At hanggang dito lang guys ang ating video. Ito lang po ang Ipamalas TV na nagbibigay ng idea at kaalaman. Bye-bye!